Maligayang pagbabalik mga sir, welcome sa ating Boxing Daily News. So mga sir, ayon kay former 2 Division World Champion Timothy Bradley, ay matatalo daw si Chupimo Lopez kontra Josh Taylor ngayong linggo. Ayon kasi kay Bradley mga sir, ay hindi daw nadala ni Chupimo Lopez ang kanyang power sa 140 pounds. Hindi daw kagaya nung nasa 135 pounds pa siya, kung saan meron siyang 1 punch knockout power. Magiging dog food lang daw si Chupimo Lopez sa mga elite fighters sa 140 pounds. Kaya naman sa linggo ay matatalo daw itong si Chupimo Lopez kontra WBO light welterweight champion Josh Taylor. Matatandaan mga sir na ang nag-iisang tumalo kay Chupimo Lopez ay itong si George Cambosos. Mula noon ay umakyat itong si Chupimo Lopez sa 140 pounds. Lumaban ng 2 beses subalit hindi naging maganda ang performance. Nagkaroon din ng isyu sa kanyang mental health, tapos iniwan pa ng magandang asawa. Kaya naman sa mga betting sites ay underdog itong si Chupimo Lopez. Sa kabilang banda mga sir, sa current interview kay Rais Salim ay natanong ito kung sino sa tingin niya ang mananalo sa laban ng Naoya Inoue versus Stephen Fulton. At ayon kay Rais Salim ay ang mananalo daw ay si Naoya Inoue. Ito'y dahil mas gusto niya daw na makalaban si Naoya Inoue sa inaharap. Lalaban kasi si Rais Salim kontra Sam Goodman mga sir ngayong June 18. At ang mananalo sa laban ay ang magiging mandatory challenger ng IBF belt na hawak ni Marlon Tapales. Kaya naman ayon kay Salim na kung mananalo siya kay Sam Goodman ay may posibilidad na lalabanan niya agad si Tapales para sa IBF belt ni Tapales. Kahit kasi pumayag ng WBA mga sir, nalalabanan ni Tapales si Naoya Inoue para sa Undisputed Super Bantamweight Championship ay wala namang payag ang IBF na agad lalaban si Tapales kay Inoue. Kaya naman pag nag-order ang IBF na didepensa ni Tapales ang kanyang belt sa winner ng laban ng Rais Salim versus Sam Goodman mga sir, ay walang magagawa si Tapales kung didepensahan muna ang kanyang belt. Maliban na lang kung ibabakante ni Tapales ang IBF belt at dumiritso na labanan si Naoya Inoue. Pero depende pa rin yan kay Inoue mga sir kung sino ang gusto niyang makalaban. Sa kabilang banda mga sir, Cuadro Alas Casimero kinumpirma na may laban na siya. Ito'y matapos nag-post ang angas ng Pinas sa kanyang official FB page ng mga katagang Kitakits mga boss, sisipagan ko pa sa susunod kong laban. Ang lakas pala nun, may laban na ulit tayo, let's go. Hindi pa naman pinangalanan ni Casimero mga sir ang kanyang kalaban. Pero asahan natin na sa mga susunod na araw o buwan ay sasabihin na ng kanyang promoter ang kanyang kalaban. Ano masasabi nyo dito mga sir? Comment lang kayo sa ibaba. Maraming salamat po.